Okay, everyone. Hello, good evening po muli sa ating pong channel. This is Coach Jarrett. Pasensya na po no, na naantala na naman yung pag-uumpisa natin kasi yung ating pong si Globe, no? Globe, ano na? Anyari sa'yo? Nagparamdam ka ng ilang araw na maayos as ngayon, magluloko ka na naman. Langya naman si Globe, oh. But anyway, thank you very much po for joining us again tonight. Okay, ang ating po, today po is September 22, 2020. Ang ating pong topic, Real VP Bongbong Marcos at PET, as a PET, okay, or Presidential Electoral Tribunal. Tapusin na ang protesta, Lenny Robredo, fake vice president pa din. Okay, so yan po ang ating pong topic for tonight. At maraming salamat po sa mga tao po nag-join po sa atin ngayon. Okay, so ilan ba tayo ngayon? Today is, ngayon po is we have 150 viewers. Okay, currently, kung hindi nyo pa po nagagawa sa 150 na po na yan, no, please click like po sa video na to, no, para makita ni YouTube na maganda yung ginagawa natin dito. Paki-subscribe na rin po ang ating pong channel at please don't forget na i-share po natin yung link ng ating pong video sa inyong mga Facebook pages, sa inyong social media portals para marami pong maka-join sa ating kwentuhan tonight. Okay. So as usual po, bago po tayo mag-umpisa mga Tabercats, tayo po ay dadako muna sa ating usual na pa-shoutout. Mga Tabercats, by the way, no, meron akong ano sa inyo, meron akong kwento. Mga kwento ko lang. Naka-trigger tayo mga Tabercats sa Twitter. may na-trigger tayo na medyo ano, medyo maingay na dilawan, no. Kaya ang pangalan niya ay si Raisa Robles. Ayan si Raisa Robles. Oh. Sumulat siya ng libro na Marcos Martial Law Never Again, okay, by Raisa Robles. Ito yung kanyang libro na nasa ito Amazon to, Amazon. May isang review na 1 star. Okay. 1 star yung review. Ayan yung review niya, si Brock H. Kung sino man si Brock H. Ayan. So, pure garbage daw. alam na this. Ano pong nangyari mga Tower Gods? Kasi po mga Tower Gods, ang nangyari is ito pong si It's Me Carlo. Ito po yung nangyari kahapon. No? Nag-post po siya nito, 1972 saved the country from falling into communist hands and their cohorts. Sumagot po diyan si Raisa Robles. Ang sinabi niya, wrong, fake news, no? Wrong agad, fake news pa. Marcos only used communist as a pretext to impose martial law and allegedly build a new society that turned out to be greedy, tyrannical, and murderous. So, yun po ang sinabi ni Raisa Robles. Alam niyo naman tayo mga Tabercats, kahapon, inatsyempohan niya na ako po yung nagre-research tungkol sa martial law para sa ating live kagabi. E di nag-reply po tayo mga Tabercats. Yan, nag-reply tayo. Ito yung reply ko sa ilalim. Lie! Sabi ko sa kanya. Lie! It has been documented that the communist insurgency is the reason for the martial law, even by the CIA. Yun yung reply ko sa kanya. Eh, kaninang umaga, mga Tabercats, sumagot kanina. Kanina ko lang nabasa eh. Sabi niya, wrong. The dispatches from the US Embassy show this. The US Ambassador was told by Marcos that communists were not a threat. Yan ang sinabi ni Raisa Robles. Eh syempre palalampasin ba natin yan? Kasi kahapon nga eh nag-live tayo tungkol sa martial law. Eh di sumagot ako kanina. Another lie. The communist insurgency has always been a threat. Tapos sinend ko yung link ng CIA.gov library. Yung pinag-usapan natin kahapon tungkol dun sa what do you call this? Yung tungkol dun sa CIA document reporting about the Philippines sa US government, no? At kung ano yung situation noon, no? So, mga Tabercats, medyo wala pa ako nakukuhang sagot tungkol dito, pero in-expect ko yan bukas, may maririnig akong sagot dyan kay Raisa Robles. Kaya abangan natin ang susunod na kabanata. Feeling ko ahaba pa tong kwentuhan na to. Ay nako. But anyway, so may na-trigger tayo na dilawan. Tingnan natin kung saan pupunta. But anyway, going back po sa ating topic mga Tabercats. Kahapon po nag-speech muli ang ating mahal na presidente, no, si President Rodrigo R. Duterte. Ayan. At hindi lang ako yung naka-trigger kahapon ng dilawan. Meron pang isang na-trigger. Panoorin niyo mga Tabercats.
Kasi maganda tong ano to eh, parang ano eh, parang slight burn kay Lenny Robredo. Tingnan niyo mga Tower Gods. Wag kayong maniwala diyan mga itong dilawan. Lalo na I hate to mention her name, but to si Lenny, kung anumang pinagsasabi, alam mo Lenny, kung gusto mo, if you really want to do away with the COVID, isprehan natin itong Pilipinas o Manila ng pesticide galing sa aeroplano para patay lahat. You cannot exterminate the COVID by itong ano lang ngayon. And this is the only thing that we can do really is to wear your mask, wear your face mask, and that's it, and wait for the vaccine. It's COVID-19 equals vaccine. Huwag na ninyong palakihin ang problema. Do not add something to the pandemic by making such reckless statements that we are not doing enough. Correct. Agree. Ginagawa na ni Secretary Duque yung halos lang hindi na kumakain, hindi na natutulog sa trabaho. So, huwag ninyo masyadong pasobrahan. And do not, I said, delude the people na bubulahin ninyo about not doing enough. Ayung mga bunganga niya, wala nang ginawa para lang to criticize at idiin ang itong administrasyon. So wala malin silang magawa. Kita mo, may pare, sabi niya, ito si Duterte dapat may COVID. Day after siya ang nagkaroon ng COVID. Oh yan, yan po yung nangyari. Yan po yung nangyari mga Tower Gods. So sunog. Sunog si Lenny Robredo mga Tower Gods. Kasi may punto nga naman 'to yung sinabi ni ano ha, ni PRRD. Alam mo Lenny, kung gusto mo, if you really want to do away with COVID, isprayan natin itong Pilipinas o Manila ng pesticide galing sa eroplano para patay lahat. Naalala niyo po mga Tower Gods na ano? Si nung pinag-usapan natin to last time eh, nasa PRRD po ay meron siyang penchant o meron siyang kahiligan na gumamit ng hyperbole o mga exaggeration sa kanyang mga speeches. Isa po ito doon sa mga exaggeration niya. Syempre, alam naman natin mga Tower Gods na walang gamot ang COVID, na kahit gamitin mo ang pesticide, magbuga ka ng pesticide sa hangin, eh hindi mamamatay ang COVID-19. Sinabi naman niya yun eh, oh, you cannot exterminate the COVID by itong ano lang o meron ngayon. The thing that we can do really is wear a mask and that's it, and wait for the vaccine. Which is true. Kasi walang gamot, wala pang gamot ang COVID-19. Si Avigan ng Japan, eh wala pang conclusive o significant na what do you call this, result sa kanyang clinical trials. Huwag na rin po tayo umasa kay FAI. Okay, so ito po mga Tower Gods, seryoso po dito si PRRD. Totoo po ito. Wala po itong halong bola. Na-trigger. Na-trigger si Lenny. Ito yung sinabi ni Lenny. Asa naman yun? Ito yung Facebook page ni Lenny Robredo mga Tower Gods. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Facebook page na yan. Okay. So, itong sinabi niya sa kanyang Facebook page mga Tower Gods. Triggered siya eh. Saan na yun? Ayan. Ito sabi niya. Ayan. Pikon eh. Watch the regular Monday press con tonight. Di ko matiis magkaroon ng takeaway sa sobrang kapikunan niya.
Hindi siya makatiis. Kailangan niya mag-post sa Facebook. Lalakihan ko pa. Ay, nako. Ayan. Hindi yata sapat na basta may ospital, kama at punerarya. Ang kailangan na lang gawin ay maghintay ng vaccine. Ito po yung mga main challenges na identified ngayon at kailangan nating pagtulungan. Ito yung sinabi. May, syempre may kudatong si Lenny Robredo, no? Suppressing the pandemic by means of medical and non-medical intervention. So, Ma'am Lenny Robredo, no? FVP Lenny Robredo, tatanungin kita. Paano ba natin isusuppress ang pandemya by medical interventions? Paano? Wala pang vaccine. Wala pang cure. O sa paan natin isusuppress yan? May gamot na ba tayo para dyan? So, saan tayo pupunta pagdating sa medical? Ang pwede lang naman natin gawin as far as medical is concerned is mag-testing at saka management. I-manage lang yung sakit. Kasi walang gamot eh. Ganun talaga. O ano naman yung non-medical interventions? Meron na tayong face mask. Meron pa tayong face shield. May social distancing. May 1 meter distancing sa mga public utilities. Public utility vehicles. Hindi pa ba non-medical yon? Oh, ano pang hinihingi mo, Lenny Robredo? Ito pa. Overcoming humanitarian emergencies including poverty, hunger, unemployment, mental distress, etc. caused by the pandemic. O sige, poverty. Nag-transya ng SAP 1, SAP 2. Na-approve na yung bayanihan we recover as one. So may SAP 3. Ano pa? May ayuda nung panahon ng lockdown. Nag-i-improve na unemployment rate natin kasi bukas na naman ang industriya. Pagdating sa mental distress, binuksan ang Manila White Sands pero binatikos yun ang binatikos. O, ano pang iisipin natin? Ano pa? O isa pa, restructuring public and private finances in the wake of the pandemic. Yung confidential funds ng presidente, nirealat para sa pandemya. O, yung intelligence funds na dapat pang 2020, binuhos lahat sa pandemya. Hindi pa ba nag-realat? Rebuilding the economy in an inclusive, resilient, and sustainable way. Sige, binuksan natin ang ekonomiya. Paano natin gagawing inclusive? Bubuksan natin lahat, as in 100% operational. Bukas lahat ng casino, bukas lahat ng hotel, bukas lahat ng malls, bukas lahat ng sinihan, bukas lahat ng coffee shop, bukas lahat ng kung ano-anong negosyo. Palengke, kung saan nagko-congregate ang mga tao. Mag-concert na tayo ulit, buksan ng PBA. Oh, baka nga naman kasi makatulong, di ba? Kasi gusto mo na inclusive eh. Inclusive 'yun. Lahat bukas. Pati yung magbabalot sa kanto, bukas din siya. 'Yun kasi ang inclusive. O ano ibig mo sabihin ng resilient? Ibig sabihin hindi malulugi yung mga kumpanya. Paano mo i-monitor 'yun? Paano mo i-monitor ang hindi nila pagkalugi? Yung kanilang pagiging sustainable ng kanilang negosyo, yung pagtuloy-tuloy ng kanilang mga negosyo. Paano mo i-monitor 'yon bilang isang government official? Trabaho mo pa 'yon? Tatrabahuhin mo pa 'yon? Lenny Robredo naman. Nag-cite ka ng apat na pwedeng gawin dito kung hindi ginagawa na, mga imposibleng gawin. Isang ka nga naman lulugar. Hindi ba? So 'yan. Sumagot sila. Na-trigger kasi. Kinall out kasi ni PRRD. Kinall out kasi eh. So, hindi pa doon natapos. Okay, meron pang banat kanina. May binanatan. DIY Experiment Techie. Thank you very much for subscribing. Nagsalita yung spokesperson ni Robredo. Ang sabi niya, tuwing may malaking problema, ang sagot na lang sa ating lahat, walang solusyon. Subukan niyong basahin din minsan ang rekomendasyon ng doktor at iba pang eksperto. Ilang beses na rin ipinaabot sa ni Vice President Lenny sa IATF. Yung marami rito sa recommendations para hindi naman kayo nagmumukhang inutil lagi. Yan ang sinabi ng abogado ni Lenny Robredo. Oo nga, ilang beses na nga ipinaabot. Ang problema, redundant kasi kayo.
Marlboro Winston, thank you very much for subscribing. Redundant project kasi kayo, paulit-ulit. So, sinong inutil? Kung ginagawa na ng gobyerno yung gusto nyong ipagawa, pero ipipilit nyo pa rin na parang bagong proyekto to, sinong inutil? Hindi ba kayo? Ator, abogado ka pa naman. Sino ba to? Ibarra? Ibarra Gutierrez. Yan, abogado yan eh. O, paano gagawin? Ano pang idadagdag mo? Halimbawa, nagpupuno ka ng baso. Pinuno mo na. Nabigay mo na yung pwede mo ibigay eh. Pero sasabihin pa rin ng mga tao nakapaligid sa'yo, punuin mo pa, kulang pa, punuin mo pa. Siyempre, common sense will dictate. Sabihin mo sa kanila, eh, puno na eh. Ano pang gagawin ko dyan? Ganon din po ang ginagawa ngayon ng partido nito ni Lenny Robredo. Gantong ganyan, ganyan-ganyan po ang ginagawa nila ngayon. Para lang meron silang masabing hindi maganda. Ganyan ang gagawin nila. Sabi nila, subukan yung basahin din minsan ng mga rekomendasyon ng mga doktor at eksperto. Sige, cha-challenge ko sila dyan. Hindi ba eksperto sa environment ang DENR? Hindi ba? Hindi ba eksperto sa medisina ang DOH? Admittedly, yung kanilang secretary, walang kwenta yun. Si Duque, walang kwenta talaga yun. Kasi hindi naman nag-practice ng medicine yun eh, si Duque. Pero yung mga nasa ilalim niya, yung mga undersecretary, hindi ba sila eksperto sa medisina? Yung mga nasa IATF, mga engineers, hindi ba sila eksperto sa kanilang field? Yan ang problema. Yan ang problema kasi dito. Palibhasa, tinamaan yung pride nyo kasi kinall out kayo eh. Pinangalanan kasi kayo eh. Kinall out kayo, pinangalanan kayo, tinamaan ang pride nyo, knee-jerk reaction kayo. Sino ngayon nagmumukhang tanga? Eh di kayo. Mga dilaw. Kayo nagmumukhang tanga. Kasi masyado kayong reactive eh. Para kayong chemical. Para kayong chemical. Pag naghalo ang chemical na ano, hindi match, sumasabog. Ganyan kayo, chemical kayo. Kaya nga 'di ba nasabi kanina ni ano ni Spokes Harry Roque, sabi niya, kung masusolusyunan mo na ang COVID-19, pwede ka na maging presidente. Pwede na, kasi ibig sabihin nun, sobrang galing mo na. Eh yung eksperto nga sa mundo, hindi pa masolve ang COVID-19 eh. Hanggang ngayon, nakiklinical trials pa rin tayo para sa vaccine. Tapos, i-expect mo sa gobyerno na meron ng solusyon na ibibigay sa COVID-19. Lenny Robredo naman, huwag tayong tanga. Well, given naman na yan. Lahat naman ng tao, yun ang iniisip sa'yo, Lenny Robredo. Pero speaking of Lenny Robredo, mga Tabber Gods, no? Kanina, nakita ko to, no? Daan ako lang sa DWIC. Marcos Legal Counsel sa kanilang poll protest, people have a right to know who the real choice is. Ang tagal na mga Tabber Gods, ha? Ang tagal na nito. Sobrang tagal na nito mga Tabber Gods. Umaasa ang kampo ng dating senador at tumakbong Vice President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na aaksyonan na ng Presidential Electoral Tribunal ang nakabinbing kaso ni Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo. Nasa korte pa rin, nasa pet pa rin mga Tabber Gods. The people have a right to know who the real choice is. Sana tapusin natin ito. Hindi ito simpleng labanan na nagbabangga ang pribadong interes, kundi ito'y merong public interest that should be pursued to its final conclusion and to determine the winner last 2016 election for the position of Vice President. Mga Tabber Gods, alam naman po natin na 2 years na lang mag-e-election na ulit. Thank you very much, Milk Kids Hardin, for subscribing. Okay? ML Kids pala Hardin, for subscribing. Okay. Alam naman po natin na sa 2022, mag-e-election na. Pero mga Tabber Gods, ang usapan kasi dito, prinsipyo.
prinsipyo kasi ito mga topper guys, hindi na pinaglalaban dito kung yung makakaupo pa si BBM para sa posisyon ng vice president, kasi matatapos na rin yung term eh, konti na lang, 1.5 years, 2022 na eh. Hindi na usapan dito kung yung makakaupo o hindi, ang usapan dito is kung nagsinungaling ang Lenny Robredo o hindi. Importante to mga topper guys, kasi nga Purwak, thank you for subscribing. Importante po ito mga Topper Cards kasi mag-e-election na ulit. Mag-e-election na ulit. John Carlos Carlo Henson, maraming salamat for subscribing. Mag-e-election na po kasi ulit mga Topper Cards at kailangan malaman ng mga tao kung nandaya itong si Lenny Robredo. Kaya po siya mayroong public interest. Kailangan magkaroon po ito ng closure, kumbaga sa relasyon na hindi maganda ang naging ending, kailangan ng closure. Alam nyo yan, kayong mga broken hearted. Kailangan ng closure dito mga Topper Gods, hindi pwedeng nakabinbin lang to. At iintayin natin makalimutan, kasi magto 2022 na, makakalimutan na. Diba? So, kailangan talagang maano to. Agree ako dito kay Attorney Rodriguez na regardless of the ano of the situation, kailangan let's pursue this case to its conclusion. Kailangan po talagang ganun. Ay nawala. Sorry, napindot ko. Ayan. Napindot ko 'yung ano. Ayan. Kailangan let's pursue this case to its conclusion, mga Topper Gods. 'Yun po 'yung tamang gawin. Thank you very much po sa 1,436 po na nanonood po sa atin ngayon. Ako po yung nagagalak na nandyan po kayo. Ala, thank you very much for the mga nagsasubscribe. Di ko nabasa yung kanina, pero RDG Hoods, thank you very much for subscribing. So ano po, balikan po natin yung history, no? Yung history ng nangyari dito. Ruperto Samson, thank you very much for subscribing. Noong 2016, maraming pong naging anomalya. Okay, na 2016 elections. Marami po naging anomalya mga Topper Cards. Ano po yung mga naging anomalya? Unang-una po, ito, yung mga basa na balota. Ayan, incident report po yan. 4, apat daw na black zip ties used to seal ballot box instead of Comelec red plastic seals. Found inside ballot box cannot be found. Election return envelope not inside ballot box cannot be found. Envelopes for MOV, minutes of voting, and torn ballots appear to have been previously opened. And voter's receipt box is missing. Voter's receipt found scattered inside ballot box. The direct the revision committee XXX to continue with the revision of paper ballots and direct the municipal treasurer of Tinambac, Camarines Sur, to explain the observations in the subject incident report within 10 days from notice hereof. Ayan. Oh. Ang daming insidente eh. Wala pang explanation yan, mga Topper Cards. Hindi pa rin napapaliwanag yan hanggang ngayon. Hindi pa rin napapaliwanag. Paki-explain. Paki-explain. Bakit nangyari to? Kasi mga Topper Cards, sobrang importante ng eleksyon kasi ito na lang yung kaisa-isang taon, kaisa-isang moment, every 6 years, kung saan tayo ang may direksyon, tayo ang may control sa direksyon ng bansa natin. Diba? Ito na yung moment na yun eh. Yan, isa yan. Okay? Nabuksan yung mga ano, yung mga laman ng balota. Okay, isa yon, mga Topper Cards. Ito pa. Yung pagbawas ng threshold na nung una, traditionally, 50%. Tapos the following elections, yun naman 20% kasi nang mahaba daw yung pila dahil nagkakaroon ng error. Tapos naging
all of a sudden, in the middle of counting, ay, in the middle pala of the, what do you call this? The protest, nagbago yung ruling. Naging 25. Yan to po yung nangyari nun eh. In the middle of the protest, biglang nagbago sila ng standards ng shading. Coach, maliit na bagay lang naman yan. Shading lang naman yan. Hindi po. Hindi po maliit na bagay ito. Kasi po mga Tabercats, tayo po ay tinuturuan pag bumoboto na ibilugan ng buo yung bilog, hindi ho ba? Tayo po ay tinuturuan na bilugin ng na itiman ng buo yung balota. Eh anong nangyari? Pati yung 25% kinount. Ano yung 25% ng napakaliit na bilog? Ano yun? Dot? Real talk lang mga Tabercats. Ano yun? Dot? Kasi mga ang liit dito nga ng bilog na yun eh. Maliit na yung bilog na yun. Ang minimum pa nun, 50%. Yung 50% na yun, hahatiin mo pa sa gitna. So 25%. Ano yun? Hindi ho ba? Logic po yun eh. Ayan, Ma'am Eri Imamura, thank you very much po no for your contribution. Bakit di ako maka-join? Wala yung button. Nandyan. Ah. Paano na lang po pa-assist na lang po si ano, mga admin, mga moderators na. No? Pa-assist po si Ma'am Eri. Maraming salamat. Ayan. Diba? Paano? Sana grabe ito mga Taber guys, ibang klase. Tapos sinundan pa to ng mga komento ng mga dating COMELEC commissioners. No? Abnormal daw in VP recount yung 50% shading. Abnormal daw. Eh, di sige. Kaya po, dahil po dyan sa 25% na yan, mga Tabercats, eh, lumaki po ang lead ni Lenny Robredo sa tatlong probinsya. Ito po yung tatlong probinsya na to. Ito po yung sinabi ni Bongbong Marcos, ni Real VP Bongbong, na problematic, na may mga problema. So, yan po ang nangyari. Nadagdagan pa yata siya ng mga 25,000. Tama ba? If I'm not mistaken. Aha. Okay. Ayan, 15,000 pala. 15,000. Paano po nangyari to mga Taber Gods? Alam nyo po mga Taber Gods, itong pangyayari na to, medyo, hindi ko po alam kung alam nyo na, pero very ano po nito, very shady. Shady ibig sabihin po natin, kaduda-duda. Bakit po? Kasi po, at during this time, ang humahawak po ng pet ay si Kagiwa. Okay, si Kagiwa po ang humahawak ng pet niyan. Okay? Bakit po importante nating malaman na si Kagiwa ang humahawak ng pet? Kasi po, si Justice Kagiwa ay dilaw. Dilaw po, mga Taber Gods. Even more disturbing is the possibility, as reported in the news, that the PET can, at this juncture, order an outright dismissal of an election protest. Oh. Ito po, may karikatsuro. Yan. Ano pong relasyon ni Kagiwa? Okay, si Kagiwa po ay asawa ng... ano ba to? Sana nakita ko yung kanina dito eh. Si Kagiwa po ay asawa ng campaign manager ni Lenny Robredo. Hindi ba may conflict of interest ka na agad? First, the election protest was raffled off to Justice Alfredo Kagiwa, who automatically became the writer of the final ruling of the PET. By the way, mga Taber Gods, mamaya pupuntahan ko pala yun. Final ruling of the PET. This did not sit well with the Marcos camp because it was established that Kagiwa's wife was actively involved in the partisan political campaign of Robredo. Accordingly, the Marcos camp sought the voluntary inhibition of Kagiwa
from further involvement in the election protest. So, parang ganito po kasi yan eh. Sa mga nagba-basketball po dito, alam niyo naman po yung basketball, di ho ba? So, yung mga naglalaro po ng basketball po dito, yung naglaro ka ng basketball, pero yung referee, kampi na dun sa kalaban mo, yun po yun. Yun yung nangyari. Yung referee, kampi na dun. So, lahat ng foul nasa'yo. Lahat ng violation, ikaw ang gumawa. Pero yung kalaba mo, perpekto. Kahit mag-out of bounds siya, walang problema. Yun po yun. Ayan. Instead of voluntarily inhibiting himself from the election protest, Kagiwa went through both a supposed soul-searching process and the charade of consulting his colleagues in the PET if he should inhibit. Parang nagpaano pa siya, parang nagpabida pa. When the other PET members practically let him decide on his own, Kagiwa used that as his excuse not to inhibit. So parang dahil sinabi ng mga ibang justice, sige, ikaw bahala magdesisyon. Malaki ka na eh. Sabi niya, eh naman pala, ako naman palang bahala. Eh hindi ako mag-i-inhibit. Diba? Matindi to si Kagiwa eh. Kapal na mukha rin ito eh. Observers scored Kagiwa for his charade and analysts maintain that Kagiwa should inhibit considering that he cannot be perceived by the Marcos camp and others as an impartial judge. Apparently, Kagiwa's lack of delicadeza prevailed and he did not inhibit. Being an appointee of President Benigno Aquino III, Kagiwa may not have wanted to disappoint his political patron. Kailangan ni panalo. Appointed ako ni Pinoy eh. Diba? Ito pa. Ito naging controversial to. Yung merong tao sa kampo ni Lenny Robredo na nasa outing ng PET. Okay, next came a controversial outing of the PET personnel in 2018 held at a resort located at Pansol, Laguna. It was discovered that a revisor from Robredo camp was an invited guest of the group. A revisor is one who is in charge of the recounting of the contested ballots in an election protest. Oh, bakit nandun yung taong nagbibilang ng recount ng mga balota habang ikaw ay bakit siya kasama sa isang outing ng PET? Oh, alam na. The Marcos camp requested the PET to conduct an investigation into the incident but the PET apparently saw nothing to worry about the invitation. Obviously, as long as Kagiwa is in charge of the PET election case, Marcos cannot expect a fair deal unless the rest of the PET justices do not agree with Kagiwa's findings and recommendations. And yan na nga po ang nangyari, mga Tabber Gods. Meron po umabot po sa punto na yung draft decision ni Kagiwa ay inileak niya. Inileak niya. Para po hindi siya official. Hindi siya official na announcement. Pero, mindsetting. Sinasabi na sa atin, ay, si Lenny Robredo ang mapag-awarda ng vice presidency. Pero hindi official yan kasi draft lang yan eh. O di mindsetting. Ano pong nangyari? Nung na-leak yung draft na po na yun, tinanggal po si Kagiwa. Tinanggal siya. Tinanggal po si Kagiwa. Kumontra po yung 11 na justices, associate justices, doon sa draft ruling ni Kagiwa. Ang nakasama po doon ni Kagiwa, nonetheless, syempre, Justice Antonio Carpio. Ang gusto niya, gusto nilang dalawa, lakihan ko, yan. Gusto nilang dalawa, ibasura na yung protesta. Lenny na nanalo. Syempre, Carpio ba naman eh? Alam na this. Diba? So, ngayon, hindi na po official yun. Officially, hindi pa rin si Lenny ang VP. Hindi pa rin po si Lenny ang Vice President ng Pilipinas. Kasi wala pang formal announcement ang PET. Wala pang official announcement ang PET. Kaya nga laging nire-remind ni BBM, no? Ni Real VP BBM na
Huwag kayong baka siguro. Kasi na ano yun eh, yung draft decision na yun ay naibasura. Huwag kayong baka siguro. Yun ang sinabi ng mga Marcos niyan. Precisely why the majority of the tribunal, by a very decisive 11-2 vote, emphatically junked that Kagiwa minority opinion favoring Mrs. Lenny Robredo, finding the figures presented before them to be outrageous, and ordered the election protest to proceed with the parties to file their comment and memoranda. Nabasura po yan. Hindi pa rin po official na Vice President ng Pilipinas si Lenny Robredo. Buti na lang wala pang nangyayaring masama sa presidente natin kaya Rodrigo R. Duterte. Etong masaklap, mga Tower Gods, etong masaklap dito. Dahil natalo, dahil tinanggal si Kagiwa bilang nag-oversight sa PET. Ang pinalit naman, si Leonin, si Justice Leonin. May problema po tayo dito, mga Tower Gods, kay Justice Leonin. Okay? Ano pong problema natin dito? Papakita ko po sa inyo. Ayan po si Justice Leonin. Yan. Yan po ang problema kay Justice Leonin. So, alam na this. So, Kagiwa to, part 2. Yan ba ang nangyayari? Kagiwa part 2. Diyos ko, ayaw talaga nila paupuin. Ayaw nila paupuin si BBP, si BBP, si BBM. Ayaw talaga nila paupuin, mga Tower Gods. Kaya nga nitong January, mga Tower Gods, January 2020, sabi ni Robredo, tapusin na natin to. Tapusin na natin tong ano, protesta na to. Bakit? Secure na siya eh. Justice Leonin eh. Secure siya eh. Secure siya eh. Diba? Ay nako mga Tower Gods. Si Robredo po talaga ang beneficiary ng pandaraya ng 2016. At ito po ay paraan ng mga dilaw no, para ma-maintain nila yung kapangyarihan nila dito sa ating gobyerno no, mga Tower Gods. Hindi ho maganda to, hindi magandang senyales to. Kailangan po talaga magkaroon tayo ng closure dito mga Tower Gods. Hindi pwede. Kasi mga Tower Gods, kung kayang-kayang gawin ni Lenny Robredo to, at yung mga pinagagawa niya, yung paggising natin eh bigla na lang lumamang siya ng 200,000 something votes. Diba? Natulog lang tayo. Paggising natin, lamang na siya. Naalala ko nun, election yun, syempre. Natutulog ako, confident ako. Lamang yung, lamang yung manok ko. Ayos. Lang problema, pwede na akong magpahinga muna. Lang yan, paggising ko, lamang na si Lenny Robredo ng mga 250,000 votes. Matindi eh. Hindi lang doon mga Tower Gods, yan po yung smart magic na tinatawag. Okay, meron pa. Okay. Aha. Ito nga yun, yung Sana yun. Nakita ko to kanina. Ayan. Kay Justice Kagiwa. O, na ngayon, si Justice Leone na rin. O. Diba? Mayroon pang nangyari dito. Nakita ko rin dito kanina eh. O, baka hindi na isulat. Baka sa iba ko nabasa. But anyway. Alam natin, mga Tower Gods. Alam natin lahat na meron talagang pandarayang naganap. Alam na natin yan. It's moot and academic, kumbaga. Wala nang usap-usap dyan. Alam na natin yan. Sabi, next election daw, walang tulugan. Excuse me.
Next election daw walang tulugan. Sabi ko nga kanina mga Tabber Gods no, na ang election lang, okay, sa election lamang. Ito lang yung isang beses every 6 years kung saan tayo ay may kakayahan na ituro ang direksyon ng bansa natin kung saan natin gusto. Sana mga Tabber Gods no, matapos na to no. Sana matapos na to. Pero feeling ko hindi na tatapusin to hanggang matapos yung 2022 elections. Kasi hindi nila sisirain ang pangalan ni Lenny Robredo ngayon. Lalo na na umiingay na yung mga hindi dilaw. Umiingay na yung mga loyalista. Umiingay na yung mga DDS na nag-uumbisa ng magalit ang mga tao sa mga dilawan. Hindi nila pipigilan to. Hindi nila tatapusin to in this ano sa panahon natin ngayon. Malamang tapusin nila to bago matapos, bago mag election mismo or pagkatapos ng election next year, as of 2022, or baka hindi na sila mag-announce pa ever. Pero sana wag ganun kasi karapatan natin to mga Tabber Gods. Karapatan natin to. Karapatan natin na malaman kung anong tunay na nangyari. Nagkadayaan na, nagkabasaan na ng balota, nagka-problema na sa mga standards ng shading, tapos nagkadayaan na sa pet, kung sino humahawak ng pet, eh, wag naman ganun. Naglolokohan tayo dito. Kung ganun din lang, wag na lang tayo mag-eleksyon. Ang gawin na lang natin, kung sino yung trip natin, ipaglaban na lang natin. Diba? Mag-ano lang sila, mag-boxing sila, o mag-deathmatch sila, o sinong pinakamatibay, eh, di panalo. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Pero sibilisadong tao po tayo. So hindi po natin gagawin yun ng ganun. Bilang sibilisadong tao, kailangan natin ng eleksyon. Pero sana, kay Leonel at kung sino pang hawak ng COMELEC, no? Sino bang COMELEC commissioner ngayon? Bago na yung COMELEC commissioner, di ba? Bagong appoint, I forgot his name. Kaka-appoint lang kahapon. But anyway, kasi dito sa bagong COMELEC commissioner na IT, ano daw siya eh, IT expert eh. So mas alam niya to. Sana maging maayos na yung 2022 elections. Yung talagang wala nang dayaan. Kasi wala eh. Wag na. Demokrasya, ito yung tunay na sinasabotahin yung demokrasya natin. Rene Boy Sia, thank you very much for subscribing. Tama ba? Tama, Rene Boy Sia. Thank you very much. Huwag sana natin itong mga politiko ngayon, no? Lalo to si Lenny Robredo. Ikaw Lenny Robredo, huwag mong babuyin ang demokrasya natin. Hinalal ng majority si PRRD. Irespeto niyo yan. Kung hindi niyo man nirerespeto yung tao, irespeto niyo yung opisina. If you do not respect the person, respect the office. It's the least you can do. Lenny Robredo, irespeto niyo yung binoto ng alam namin. Diyos ko, alam namin. Raj RA, thank you very much for subscribing. Alam namin na si BBM talaga dapat may Marcos na nakaupo ngayon diyan sa ano eh. Malacañang. Cherry Hoveres, thank you very much for subscribing. Dapat may Marcos na nakaupo dyan ngayon, pero dinaya nyo kami, binaboy nyo yung demokrasya namin. Pinaglalaban nyo yung freedom of speech, pero yung freedom namin to elect, yung suffrage, our right to suffrage, binababoy nyo. Ang kapal ng mukha mo, Lenny Robredo. Yan ang masasabi ko sa iyo. Napakakapal ng mukha mo. Okay, so mga Tabber Gods, as usual po, no, panoorin po natin yung mga sumusunod pa sa mga katulad po natin mga vloggers, na political vloggers, pakisuportahan po kami. Pakishare po yung mga videos namin, pakisubscribe din po ang aming mga channels. Also mga Tabber Gods, panoorin po natin si PRRD mamaya habang siya po ay magsispeech sa UN. Okay, importante po yan, ma-update po tayo sa ganyan, no, mga Tabber Gods. So sa ating mga kaibigang OFWs, good morning, good afternoon, good night wherever you are. God bless you and do well for your family.
take care for your family pala. Tsaka sa mga kaibigan natin nasa Pilipinas, pahinga na po tayo mga Tabber Gods, or manood po tayo ng mga susunod pa mga vloggers na kasama natin. At tsaka mga Tabber Gods, huwag pong kakalimutan, hashtag YellowFree2022. Okay, patrending po natin yan. Tsaka hashtag MySentidoComun. God bless you everyone. See you tomorrow at 11 p.m. pala. 11 p.m. Tomorrow again, we will discuss isang mga mainit-init na balita. Okay? So mga Tabber Gods, God bless you. I'll see you tomorrow at 11 p.m. God bless you. Good night, everyone. Bye.